Ramdaman ko na talaga to. Medyo, ayoko ma-jinx. Itaas nyo na ang kamay nyo, mga kaibigan. Para sa suporta sa Pilipinas. Dahil mukhang tagilid ang bapor. Ang hirap malaman nito kung sino man nanalo. Ako, masasabi ko lang, Kuya Rob, ang ganda ng lineup ng Caltech. All honesty, dami nila ditong AOE, ang dami nila ditong crowd control damage. Pero, kailangan ng Bren dito ng malupit ang kalaban, malupit ang micro. Oo. One thing dito na masasabi ko, hindi to yung katulad nung Kaja kanina. Dito ni Lusty. And I may say, the way he actually plays nito, close enough dito kay Leo Murphy. Close enough talaga. Let's see. Dapat tumitipi-tipi na rin si Lusty eh. Oo. Pero hindi pa, tapos. Wag muna. Oh, kalma muna, kalma. So medyo farm build muna mga kaibigan ng dalawang teams natin dito. Si Carl TC, pinili niya na yung kanyang best pick. Ang Lancelot. And still, yung kay Flap TC dito, still going for the killing spree. Na Yuzhong. Medyo delikado nga dito si Odile. Kasi pagka pinasok siya sa likod ni Flap TC, talagang siya yung gogoin talaga. Talagang siya yung duduguin. Ay, talagang, si Leo Murphy talaga. Ay, talaga, grabe. Talagang tipi pa rin siya ng tipi talaga rito. Siguro, kala niya siguro may damage yun. Yun, hindi ko rin alam . Pero ito ganda na rotation dito ni Flap TC going into the mid lane. Mukhang mapipik. Ayan na. Kalma lang, Rob Luna. At least na-pop nila doon yung Purify. Na-pop nga. Na-pop mga. Pero eto na si Boy Tusok. Carl TC, op! Ay, tinitipil! The disrespect! That's the disrespect! Grabe! Pero so far, munti ka nila makuha doon si Odile, but unfortunately, na-pick off doon si Pew. Pero kasi ganito yan, Kuya Manji. Ano yung? For the Brain Esports kasi, they have this certain power spike going into level 4. Oo. Compared dito sa mga members ng Alter Ego. So kumbaga, farm build ka muna kung ikaw ang Brain Esports. Kailangan mo makuha muna yung mga ultimates nyo para mas maging effective. Oo, chillax na muna. Kasi total, hindi ka naman talaga lalaban without the ultimate. And naku, parang na-delay nga dito ng onti si Kuya Lusty. Level 2 pa lang si Kuya Lusty dito. But let's see, kaka-level 3 na ni Leo Murphy. So lamang talaga, naku, inatake dito sa Flap TC. Wala pang dragon, Bobby. Oh no, balagbag. Carl TC, tumusok palayo. Op, Pew. Tumama dito yung Chaos. Kailangan nila darkening. Mag-disengage dito. But si Yam, naku, aray. Patay ata si Lusty dito, Bobby. Binalagbag esports. Medyo aray. Papansinin mo rito, Kuya Manjin, nililima sila dito as 2 minutes into the game. Alam din kasi nila na may certain power spike yung Brain Esports na when they hit the level 4, mas mahihirapan dito. And honestly, that is the best way para i-approach talaga tong laro na to for the side of Alter Ego. Huwag na nating hintayin makuha nila yung kanilang mga ultimate. Look at the dodge. Grabe, na ginawa doon ni Carl TC. Tama ka, Kuya Rob Luna, pero kung iisipin mo yung ginagawa ng Alter Ego dito, hindi na pinapahinga. Itong Brain Esports, ito si Leo Murphy, para siya nag-a-acting ng digi dito Pero hindi na mamatay. Bumibision lang. At saka mangyayari dito, kapag atake nila si Leo Murphy, masyadong malayo kasi yung veil ni Odile. Oo. Para mahuli. So makaka-back up talaga. Ayan idadaan sa range It's all about the range. Pero so far dito, Kaimanjin, hindi natin maikakaila that yung lamang dito is almost going to 3,000. It's like 1,000 per minute dito coming from Alter Ego. They have a perfect farm coming on their way. Pero kailangan lang talagang i-hold to at least ng Brain Esports as they could be able to scale naman going into mid-game. Kaya nga so talagang late game na tayo. Ito na yung literal na bida nagpapabugbog sa umpisa, Kuya Rob Luna. Dito na talaga. Dito na natin. Pero ito, si Odile, masyadong malalim. Odile, masyado ka malalim. Odile, masyado ka mahangin. Mahangin, mga kaibigan. Pero si Leo Murphy nandito. Sinipa. Pero nandito na ako. Nakataan si Carl! Inside ng Alter Ego. And lastly, now falling low. Goes for the Shunpo. And Carl. Yun ang totoong plano, mga kaibigan. Flap TC, naging dragon dito. Kala mo kayo lang marunong mag-dragon. Kaya pa. Kalaban na lang. Lastly, with the knock-up. Yatap, nako. Pero nasa likod. Oh no, si Kuya Yam. Yam. Paplank na lang. Why pa si Lusty? Pero binomba. Oh, that's one of the best plays ngayon nangyari dito for Carl TC. Pero nako, Selly Boy trying to go against Carl TC. Okay. I may say, Kreman Jean, nakabawi tayo doon. Nakabawi. Magandang pitas para dito sa side ng Brain Esports, Kuya Rob Luna. The fact that
they got one. Tapos walang napatay sa kanila. Ibig sabihin, good news talaga yun. So, pero ang problema dito, Kuya Rob, in control pa rin ang Alter Ego pagdating sa diktahan ng laban. Pero kasi, ang maganda naman dito, Manjin, oh, wala pa namang nababasag. Kahit na isang tore dito for the side of either of the two. So, kahit sabihin na natin, medyo lamang ng 2,000 rito ang Alter Ego, I may say, dikit na dikit pa rin tong laban na to. Totoo, kaya pa rin, no? At kaya mabuhay ni Flap TC dito sa equation na to. Umuubos ang Dragon Souls. Kaya ba mabuhay? Naku, hindi, Winnerwolf. Pinasok talaga. Ang ganda rin nung ano nung pag-control doon ng dalawang members ng Alter Ego, but Revo here. Aray. Yata pa ata dito, may stun makukuha para kay Leo Murphy, kalahating kanyang buhay dito. Yam. Ayun ang pumping out the star, the stance. Naku po, yun pa nga, Falling Star Moon in and the Lord. The Turtle. Nice. Ito ay dance of Carl Tizzy. Baka naman si Boy Tusok yan. Baka naman hindi nyo kilala as Pew is trying to go for the flank. Pero nandito si Rebo. Nice stun. May ejector. Ito na yung dragon. Ito para kayo kay Flap Tizzy. There you go. Carl Tizzy with the first Tusok. Takbo, Selly Boy. Takbo, Selly Boy. Takbo. And with that, Brenny Sports will take 2 kills for free. Habang si Pai dito, nako, umaamba pa nga. Habulin ba dito ni Few? Few comes in with brilliance, but still, Bren Esports winning that team fight. Oh no. Ito ngayon na nangyayari dito for the side of Alter Ego. Hindi nagbe-make sense yung si Odile dito kasi pinapasok siya doon ni Carl Tizzy and that was a perfect bait eh. Correct. Nila do, napilita mag-ulti si Odile kasi finorse yun ni Carl Tizzy and another pick off. Itong si Yam, gaya ng sabi mo kanina man, Jin, hindi nga yata siya sanay. Hindi gumamit nitong Esmeralda. Hindi nga pare, kasi kung Yusong yun, buhay yun. Oo. Esmeralda lang siya. Wala, hindi, kumbaga, pag yung Yusong, kaya niya inakap yung Alice. Oo nga. Yung Esmeralda, si second skill lang, per skill, hindi niya pwedeng inakap yung Alice. Wala naman nakap yun eh. Wala nga nakap yun, pero magkakaroon yata tayo din ng sudden trade here on the turret as Rebo also getting the outer turret dun sa may top lane. Mainit. So far, mainit. Mga dikit na dikit ngayon ang laban. In terms of kill, lamang. Yung gold, wag na muna natin pansinin kasi that's less than 1,000. Pero ito ang pinakamaganda dyan. Si Carl, lagi niya napipick up tong si Odile. At alam mo, yan o, yung mga ganyang galawan ni Carlo, yung akala mo mag-uulti, pero second skill pala. Pero first skill pala. Yun yung makikita natin galawan dyan ni Kuya Carl as the Lancelot. 5-5 is the score and mukhang mainit talaga ang bugbugan dito. Lastly, wala muna siyang tipi-tipi as Bren Esports. Hindi pa tapos. Leo Murphy is the main target. Torn throw sumama dito. Puncture out si kaibigan Lastly. Ayun na nga si Yam pero hindi siya Yusong dito. Rebo will just go for the flowing blood pick as Bren Esports will just defend this tower in the mid lane. May onting pag-amba na ginagawa ang dalawang teams dito. Tabla pa rin ang laro, Rob Luna. Grabe yung mga poke ng both teams eh, no? Pero this might be a good opportunity para dito sa side ng Bren Esports to be able to take the last turtle nitong laro na to, Manjane. Pero Leo Murphy trying to find an ejector at ang napili niya, si Lusty. Naku po, pero makukuha pa rin ni Carl Tizzy yung pangalawang turtle dito. But let's see, Carl Tizzy, nasa kanya ang camera. Fight, nasa loob siya, pero kalahati ang kanyang buhay. Nakoy, natak siya ng dragon. Patay na yan. Ngert. Yatak, Chiwa. Habang ngayon si Leo Murphy pulado na din. Naku, nakuntong no! Si Yam. Nakuntong si Yam. Akala siguro ni Yam dragon siya. Yam, Esmeralda lang yung gamit mo. Hindi Yusong. Kung Yusong yun, makakalagpas siya dun sa wall. Pero kasi Esmeralda yan. Hindi, nakuntong siya, Kuya Rob. Sabi ko sa'yo, hindi sanay. Kuya Rob. Ano ba naman yan, Yam? Ano ba yun? Tumatalo ka sa pader. Tumalo sa pader. Nauntog, nakita sa camera. Ano ba yun? Nakita pa naman sa camera, Kuya Rob. Magagamit din ako sa meme. Oo, sabi ko na. Naisusulat na, Kuya Rob Luna, na kapag pinagamit mo na yung Bangiro Silam, hindi sanay yung galawan ng fingers. Muscle memory, ikaw na yung nagsabi. Oo nga. Dahil nasa kamay ngayon dito. Nasa kamay ni Flap TC ngayon dito yung dragon. At it actually makes it. Makikita mo ngayon dito yung switch. Diba? Lamang kanina dito yung Alter Ego. It looks like Bren Esports nasa kanila ngayon ang momentum. Akala niya siguro aabot yung Falling Star Moon dun eh. Hanggang sa dulo eh. Kasi nga, sasanay siya sa long range ng dragon. At ngayon, tignan natin. Tinamaan ang tatlo dito. Oh no, Rebo with the sustain. Lusty is also here. Pero ito yung dragon. Ito yung dragon. Akala siguro ni Yamcha to. Pero let's see. Oh my glove. Nasa loob ng Torre ang Bren Esports. Kailangan natin nila mag-back dito. Kalma muna tayo dito. Kalma. Pero napa-back off nila dito ah. Si Leo Murphy. I may say, Manjin, Bren Esports
sila. Sila ngayon ang nagdidikta ng laro na to. At alam ko, dito sa mga puso ng alter ego, kinakabahan na to. Ito na naman siya. Tatalo na naman sa Pantera. Kung Yuzong yan, magdadragon na yan. Kaso hindi siya Yuzong. Lumaban o. Tusok mo, baby. Wala. Tusok lang. Tusok. Ay, naku, kumalmot. Ay, Shelly Boy. Ayan na. Oh. Quick moves. Grabe naman yon. Grabe si Shelly Boy. Alam mo, wag ka magpapatusok kay Kyle TC. Siya nga si Boy Tusok eh. Op na ko, Yam. Ito na naman siya. Yam. Nag-purify na yan. Oh, no. Si Papa. Sila yung Murphy. Oh, my glove. Yam. Killing spree. Para kay Kyle TC. Di ba, boss? Ang lupit tumusok dito ni Kyle TC, pare. Ang lupit! Kyle TC! Talo pa swap test sa pagtusok, Kuya Ramona! Lumabas sa kabilang butas! Ay, nako, 5-12! Oh, man. I can't believe it! Libre to, libreng Lord to, Kuya Manjin. Ayaw ko na lang kung pupunta pa rito sila, Shelly Boy. Kakatapos niya lang mag-dial tol. Pero hindi ko na alam kung ano sasabihin ko sa'yo. Hindi ko na rin kasi sobrang nakakalamang na ngayon dito ang Bren Esports. Nakikita nyo naman sa inyong harapan. Hindi ko na alam ang sasabihin. Pero nagkaroon ng mga errors dito. Of course, yung galawan ng alter ego. Pero biruin mo, no? Tinakot si Kyle TC. Akala siguro nila, Kylie yung gamit ni Kyle TC. Si Kyle TC, kahit pumikit yan, kabisado niya yung angles ng Tornrose. Oo nga. Ganun na ganun kalupit. Pero tignan mo yung ginawa ni Leo Murphy, tol. Inejector. Dito si Lasty. Pero parang baliwala lang. Tignan mo dito sa likod. Kalma. Calm malicious. May lord tayo. Disiplina. Filipino discipline. Filipino discipline, mga kaibigan. Lord muna. Siyempre, alam mo, si Kyle TC, malapit na mag-level 15. Ay, naku. Naku, Action J. Tsaka, demo. Saka, hindi pa siya namamatay. Never pang namamasabi ko nga. Kung nire-respeto natin ang Yuzong na kabila. Si Boy Pader. Talo na. Si Boy Waller. Waller pala yan, no? Oo. Naku, ginugo-go na ni Plap TC. Pero feeling ko, Kuya Plap TC, mamaya na yan eh. Mamaya na. Hindi pa tapos. I-secure muna natin to. Secure muna. Ay, naku. Oh, Leo Murphy dito. Ay, pero ang unat na ni Lasty dito. Grabe yung Bren Esports dito, Kuya Rom. Ano to, ha? There's a potential na makakuha sila rito ng mga to. Or, pwede makambak pa to. Pwede ubusin na lang muna nila yung mga ano inner turrets, yung mga pangalawang turret nila. Pero hindi na ata sila maghihintay, man, Jin. Nako, mukhang hindi na nga ata. Oh, Yam with, of course, the poke. Mm-hmm. For the Esmeralda Ultimate, but still, Bren Esports is here. They want to end this game. They want to go for the 1-1. Rebo, right now, popping the Ultimate, canceling out Yam dito sa ating laro. Bren Esports, this is of course the fake back coming from their team, Kuya Rob Luna. Kailangan kasi rin nilang mag-ingat dito, man. Gene, still, kailangan mo pa rin respetuhin ng isang village. Respect. Kasi pagka na huli kayo ng ulti niyan, pero yun na nga, lastly, once again, na bato. Naku, nahuli ata si Lasty dito. Pero naku, lima pa rin ang buhay sa side ng Alter Ego. But that is of course the Dragon Tail na nagmula dito kay Flap TC. Pero yung Wind Blow, yung Wind Blade, tumama dito. Rebo will blowing blood out. As if you makukuha pa ng Chaos Darkening dito. That is the brilliance mula kay Pew. Pero eto na si Boy Tusok! Oh, tinamaan ng hangin. Hindi nakatusok. Tinamaan ng hangin. At buhay pa rin. Oh my, Carl TC, binibigyan mo kami ng heart attack. Pinasarap lang naman ni Carl TC. Oh my. Kumbaga kasi pag tumusok ka, kailangan mo rin hinipan siya ng onte. Oo nga. Oo. Pero ito, Kuya Manjin, in terms of lamang dito, pansin na pansin, 6,000 dito sa side ng Bren Esports. At kung titignan mo dito, itemization wise, look at the item dito ni Carl, pabuo na siya ng BOD. And I may say, talagang kahit sino rito sa side. Tignan mo naman yung farm ni Shelly Boy compared sa farm ni Carl TC. 13,000 over 8,000. Ano ba yun? 5,000 gold lead, bro. Para sa isang hero? Oo. Tusko Lord. Grabe, 10 Samgyup na yun, bro. Oo nga. Ganoon kalaki. Yung kalamangan dito ni Carl TC, 13,600. Let's see. Alam mo naman, Rob, hindi papayag si Komish na aabot tayo ng 2-0. Oo. Prime time Saturday. Pero kasi ganito, kailangan nang gawin eh. Kailangan, medyo kalma muna. Chillax muna tayo. Kasi dito, kumbaga, in terms dito kay Rebo, laban dito kaya, parang ang laki na ng diferensya nila dito. Si Kuya Rebo, di ba tumatalo na pa din yan eh. Ay, pero kailangan na lang hintayin muna rito ng Bren Esports na mag-respond yung Lord. Kumbaga, disiplina talaga. Ilang segundo para sa Lord, Kuya Rob Luna? 25 seconds. Yan. So kumbaga, ang sinasabi mo dito, ang kailangan gawin ng Bren,
chillax lang muna. Oo. Wave clear lang. Kumbaga, hintay-hintay lang. I-choke muna nila. Oo. Or baka biglang mayroong maligaw dito. Oo. Na masisipa. Pero tignan mo rito si Yam. Talagang matilok talaga to si Yam. Matilok eh. To si Yam. Kala niya talaga Yuzong siya. Oo. Feeling ko lang ha. Kala niya bigla siya magiging dragon eh. Oo nga eh. Pero, nako, pero lilikod siya ha. Lilikod siya, Kuya Robluna ha. Tingnan natin. I like it. Aray! Oh, ito oh, si Carl Tusok. Carl Tusok. Tinusok yung hangin, pero na-retribution dito si Celeboy. Celeboy, kumuha dito ng Cyclone Eye. Papasok si Ribo dito with the ultimate. Lasty, inatake si Odile dito. Pero yung Windblade hindi tatama kay Lasty. Meanwhile, doon sa kabilang ibayo. Naku po, si Carl TC nakikipag-tuunto na. Ay, bulado si kaibigan niyan dito. Carl TC buhay pa rin. Pero si Ribo buhay din. Pero that is a mega kill, of course, for the super rookie, Flap TC. At si Pai ngayon, tumatakbo na. Tumatakbo na ang alter ego. Naku po, Rob Luna. Ito na ata yung choke point na sinasabi mo. Dahil kukuni na ng Bren Esports yung Lord. Libreng-libre na naman to, tol. Dahil hindi na naman enough dito. Yung hindi kaya ng alter ego talaga i-contest. Tignan mo dito si Chelly Boy. Nandun lang siya sa may top lane. Alam niyang naglo-roll pero hindi talaga nila to kaya. Look at Flap TZ zoning out. Zoner. Of alter ego. They have to play this one safe na lang, Manji. Safety net muna, Kuya Robluna. Nararamdaman ko na. Sabi nga ni Robin Padilla, ano bago umaksyon, protection. Lord. Lord muna ang kakukunin dito. Ng Bren Esports, pupunta sa top lane yung Lord. At alam mo ha, kung titignan mo, hindi na kayang patayin kaagad ng alter ego yung Bren Esports. Kasi ang ginagawa rito ng Bren Esports, alam mo kung ano man, Jin? Anong ginagawa? Pinapasok nila si Odile. Ah, yun pala. Nawawalan siya ng saysay. Oo, dito nga. Sa laban na to. Yung Vale na to na nawawala ng damage. Kumbaga yung hangin, sipol lang. Oo nga. Sipol lang yung hangin dito. Ni kaibigang Odile. And with this, Bren Esports, ladies and gentlemen, coming in, sinipa ngayon si kaibigang Yam. Naku po, Yam. Pero medyo buhay pa rin si Yam dito. Pero, as Bren, waiting for the Lord. May Lord pa sa top lane, Manjin. Hindi pa pwedeng makampante ngayon dito ang alter ego. Dito pa lang talaga magsisimula ang tunay na laban. Ang tunay na laban ay nandito na dahil yung dragon ay pumasok na nga. Yam comes in with the second skill, but Bren will take down towers from the top lane and the mid lane. And now, they want to end this. Hindi pwedeng matapos to ng 2-0. Here comes, of course, Rebo with the ultimate. Sino una na wala dito? Wala pa magkakapatay mga kaibigan. Pero si Leo Murphy. Nasa na yung TP? Leo Murphy, naku po. Dalawang patay ngayon sa side ng alter ego. As Bren Esports, sinatapos na. And sino matitira? Odile lumalaban pa. Habang sinayam ngayon. Oh! Minions na ang tumapos ng laban. Pilipinas.